Funatics, welcome back to another video. Ngayong araw, ang pag-uusapan natin ay usapang pugad naman or next box ng mga alaga nating ibon. May tatlo kasi akong sukat ng aking mga next box. Una, 8x8 by 16.5. Pangalawa, 8x8 by 8x8 by 10. Pangatlo, ang pangatlong sukat nun ay 10x10x8. Mga kaibunatics, yan ang aking ginagamit na mga pugad ng aking mga ibon. Yung tatlo na yung next box ang ginagamit ko, mga kaibunatics. Ipaliliwanag ko kung anong mga experience ko sa mga pugad na yan. Kung ano bang mas maganda na ginagamit ko. Kung ano bang pagkakaiba nila. At bakit magkakaibang sukat nila. Yan, ipaliliwanag ko yan sa inyo. Isa-isa, mga kaibunatics. Wow! Para malaman nyo din o na-experience nyo din pagdating sa breeding nyo kung pare-parehas ang nangyayari sa atin. Paliliwanag ko yan sa inyo, mga kaibunatics. Kung bago ka sa aking channel, huwag mong kalilimutang mag-subscribe at notification bell para updated ka sa aking mga video. Mga kaibunatics, ang una nating tatalakayin ay 8x8 by 16.5 na aking gamit na pugad. Kung ano ba ang pagkakaiba nito, ipaliliwanag ko sa inyo yung experience ko pagdating sa breeding pag yan ang gamit kong pugad ng aking alagang ibon. Ganito po yan, mga kaibunatics. Kasi po, minsan nangyayari, pag umitlog po si breeder, pag umitlog po siya, napisana, may naiiwan po, may malalaki, may maliliit. Kasi po ang nangyayari, yung una pong mga napisa o pangatlong napisa, pag ang pugad niya mahaba at lumaki na po siya at nakakalakad na po siya, pag pumasok po dyan si pamoster or si breeder, makakatakbo po yung malalaki ho, masasalubong niya agad yung pamoster o yung breeder. At yung pinakamaliit po doon, mapag-iiwanan, no? Hindi matutubuan ng ayos kasi ho, masyado hong mahaba yung 8x8x16.5. ang mangyayari ho doon, susubuan ni pamoster yung mga nauna ho, yung sumalubong sa kanya. Kaya po maiiwan yung mga maliliit pa hong nandun na hindi pa nakakalakad ng ayos. Yun po ang aking experience pagdating sa 8x8 by 16.5 na pugad, mga kaibunatics. Pangalawa naman, ang tatalukuyin naman natin, mga kaibunatics, ay 8x8 by 10. Ang experience ko naman, mga kaibunatics, sa 8x8 by 10, pag lumalaki na ang mga puga, ang mga inakay natin, mga kaibunatics, hindi pa sila pambaba, nakakatalo na sila ng pugad. Kasi nga ho, mababa yung butas ng 8x8 by 10. Maliit lang din ho yung ginagalawa nila. Nakakatalon po sila, kaya yung iba, minsan experience ko nga din, no? Pag uwi ko, pagpasok ko sa ibonan ko, nasa baba na yung mga pamabaong ibon, hindi pa ho sila pambaba, hindi pa ho nila kayang tumuka, nakakatalon na ho, kasi nga ho, mababa ho yung butas, kaya mas maganda ho, mas mataas yung butas para hindi ho sila nakakatalon. Yun po ang experience ko sa 8x8 by 10 na pugad, mga kaibunatics. Pangatlo, ang pangatlo naman ay 10x10x8. Yan, mga kaibunatics, maganda rin ang experience ko sa 8x8 by 10 na pugad. Kasi dyan, mga kaibunatics, ang experience ko, mataas siya. Katulad ng ganito, mga kaibunatics, mataas.
mataas yung butas niya, hindi basta-basta siya makakatalon yung inakay, pati yung parents son or yung pamoster, mga kaibunatik, talagang lulusong siya sa baba para makapagsubo. Pag nandun bumaba siya, mga kaibunatik, lahat yon masusubuan niya. Kasi nga, sama-sama dun yung mga inakay, hindi hiwa-hiwalay, maliit lang kasi yung space niya, magkakadikit yung inakay doon, lahat mabibigyan niya ng subo. Kaya halos nagpapantay ang laki ng mga alaga nating ibon, ng mga painakay, pagdating sa gantong nest box. Yun ang experience ko, mga kaibunatik. Mataas, na parang makipot lang, 10 by 10 by 8. Tapos mataas yung butas niya, hindi makakatalon talaga ang inakay doon. No chase talaga yung pamuster natin o breeder na bumaba para din magtubo sa baba. Kasi hindi siya aabot kung nakahapon siya doon sa butas, magsusubo siya. Hindi po aabotin ang inakay, kaya no chase siya. Talagang bababa si pamuster o si breeder, doon talaga po siya magsusubo. Pero naman ho ang experience ko sa 10 by 10 by 8. At mas nagagandahan din po ako sa 10 by 10 by 8. At ang plano ko nga ho, pag nagpalit ako ng pugad or next box, ganun ho ang gagawin kong pugad. At bago lang kasi ho tayong nagpagawa ng pugad, kaya ho hindi agad natin naisip na ang sukat na ipagawa natin ay 10 by 10 by 8. Ngayon ko lang ho na napatunayan na mas maganda sa mas mataas. Kasi ho, mas maraming nakakatalon sa aking mga painakay. Pag uuwi ako, nakikita ko talaga na nasa baba na. Nag-isip ako ng paraan kung anong mas magandang pugad. Ito ho ang nakita kong pugad na mas maganda. Ilan po yung pugad ko na ginagamit na ganan. Pag uuwi ho ako, wala ho ako nakikita dyang tumatalon o nakakalabas na inakay na bata pa. Makikita ko po yan pag yung nakakalabas na dyan, talaga hong malakas na yung ating mga painakay. Sigurado hong natuka na, nakakalipad na ho ng ayos, mga kaibunatik. Yan po ang aking experience sa 10 by 10 by 8. Kaya ho, para sa akin, pinakamagandang gamitin ko o sa inyo, wala naman ho yung sapilitan. Ito lang po ay para sa experience ko, binabahagi ko sa inyo, mga kaibunatik. Para sa akin, pinakamaganda ay 8x8x10. Pataasin nyo pa ho, wala akong problema. Basta ho, mas maganda yung mas mataas ang butas, mga kaibunatik, hindi mababa para hindi tumalon. At maraming salamat nga pala ho sa lahat ng sumusuporta sa ELDS-TV. At sana po magpatuloy pa ho kayo sumuporta sa aking mga palaro, sa aking free raffle, at saka sa porakos. Yan po ay binibigay ho natin ng buo sa mga nangangailangan. Wala ho yung binabawas tayo kung magkano ho ang kinita natin. Ibinibigay po natin ng buo yan para wala hong mas masabi sa atin. Mas maganda ho yung nakakatulong kaysa ho tayo ang tulungan, mga kaibunatik. Yun ho ang kasabihan ng matatanda. At maraming salamat. At sinashoutout ko nga pala si Nicolo ng Padre Garcia, si Melvin Guevara ng Luglug Lipa, at saka si Ramir. Lipa din ho yan. At si Lomutes TV ng taga Maynila yata ho yan. Hindi ko ho alam kung taga saan pa ho yan. Shout out sa'yo. Tapos shout out din kay Mark ng Langkiwa, tsaka si Rex, si Christian, at si Alvin, si Ryan. Shout out sa'yo at shout out sa buong Langkiwa, Binyan Laguna. At maraming salamat sa suporta at mainit na pagtanggap nung ako'y nagpunta dyan. Saludo ako dyan sa mga kaibon dyan sa Langkiwa. Maraming salamat.